Teka nga lang, bakit all of a sudden nagkaroon kang interest sa buhay ni Joanna? And since when did you care about Joanna or her real father? Alam mo, kuya, nag-aalala ako dyan kay Joanna. Akala mo sa sobrang galit niya dyan kay Trixie, may magawa siyang bagay na pagsisisihan niya. Michelle, pinalaki natin ng tama si Joanna, kaya magtiwala tayo sa kanya. Kasi naman mismo nagsabi na wala siyang gagawin kay Trixie masama eh. At tayo naman, kailangan natin tuloy yung paghahanap sa katotohanan. Pupuntaan ko ulit si Doktora Peralta. Pero paano yung kuya? Eh, di ba sabi niyo huwag na natin siyang guluhin? Ayaw niya na makipag-usap sa atin? Hindi ko naman siya guguluhin eh. Tatanungin ko lang siya, baka meron siyang alam na ibang paraan. Baka tayo pwedeng mag-DNA test ulit. Sige kuya, tapos kausapin ko rin siguro yung abogado ni Alfonso. Baka meron siyang matulong sa atin. Dalawang DNA test na po kami. Parehong negative ang resulta. Alam niyo naman na anak ni Alfonso si Joanna. Paliwala sa korte ko, anong pinapaniwalaan natin? Nakadepende pa rin sa ebidensya ang lahat ng desisyon ng husgado. Alam ko naman yun, attorney. Kaya hindi rin ako tumitigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Attorney, ano pa po bang pwedeng pagkuhanan ng DNA sample nang hindi dumadaan kay Katrina at kay Trixie? Magandang araw po, Dok. Ikaw na naman. Hindi mo pa rin ba ako titigilan? Ginawan ko ng paraan mga problema mo. Po? Nakikiusap ako, tantanan mo na ako. Lahat ng tanong mo, sinagot ko na. Doktora, gusto ko lang naman po kasi malaman kung meron pa po bang ibang source ng DNA bukod kay Alfonso. As his wife, kilala mo naman siguro mga kamag-anak ni Alfonso. Patay na ho ang parehong magulang ni Alfonso eh. Kapatid? Only child si Alfonso. Pinsan. Tiyuhin. Kung wala ka talagang kilalang kamag-anak ng asawa mo, the next best thing would be Alfonso's dead father. Doktora, ang pagkakaalam ko po, matagal nang patay ang magulang ni Alfonso. Pwede pa rin kumuha ng DNA sample sa isang bangkay. Ang pinaka-best sample ay yung pinakmahabang buto tulad ng femur and humerus at pwede din sa ngipin. Pero Dok, kailangan pa po ng permiso. Sino po ba yung pwedeng magbigay ng approval sa amin para makuha yung bangkay ng magulang ni Alfonso? Ang pinakamalapit na kamag-anak ni Alfonso. Di, parang ito lang i-add mo, di ba? Tapos parang... Pero wala pa yung tax eh. Wala pa nga. Joanna! Sige, guys, group study na tayo. Tara! Ready na ako para sa group study natin. Aga mo, ha? Excited lang ako. Ito nga pala, may dala akong coffee. Para hindi tayo antukin. Tsaka peanuts. Food for the brain. Uy, Justin, ang dami mo namang dala. Mag-aaral tayo, ha? Hindi to picnic? Yes, ma'am. Sige na, game na. Ilabas mo ni libro mo. Okay, game. Start na tayo. Trix, thanks for listening to me. Mabuti naman at pumasok ka na din. Sana tuloy-tuloy na to. Yan na. Tapos, grading yun, ha? Na-unlocking. GGC. Justin! Justin, seriously? That girl? Joanna, sandali lang, ha? Are you seriously choosing that girl over me? See if you don't mind. Nagre-review kami ni Joanna. Let's just talk some other time. Trixie, let's go. No! Kapal ng mukha mo? Talaga namang pinapatunayan mo na user ka, no? Noon, ginagamit mo kami ni Daddy.
tapos ngayon? Si Justin naman yung pinatatumulan mo. Trixie, tumigil ka na! Trixie, let's go. Di ka ba napapagod, Trixie? Paulit-ulit na lang yung nakakasawa na? Bakit, Joanna? Bakit? Sumusuko ka na ba? I'm just starting. Alam mo, hindi ko kasi maintindihan kung bakit insecure ka sa akin. What? Ako? Ako, Joanna, insecure ako sa'yo. Girl, insecure ako sa kanya, oh. You have to be kidding me. Totoo naman, di ba, Trixie? Inggitera ka. Alam mo yung ampalaya, kinakain at hindi inuugali. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pagiging bitter mo sa akin. Joanna, tama na yan. You know what bitter tastes like, Joanna? Ang best ng karma na Trixie, imagine, nagbumirang sa kanya ang ginawa niya sa'yo. Alam mo, tama kayo eh. Dapat talaga nilalabanan niyang Trixie na yan. Kasi kung walang harap sa kanya, aapihin niya lang tayo. Siguro naman magtatanda na siya. Ngayong alam niya na hindi ko talaga siya uurungan. Lalaban na ako ngayon. Joanna, huwag ka sana magagalit sa tatanungin ko. Alam ko naman na palagi kayo magkaaway ni Trixie. Palagi kanyang pinag-iinitan. I'm happy that you're learning to fight for yourself. Pero Joanna, ginagawa mo lang ba ito para makaganti kay Trixie? Ginagawa yung alin? Lagi mo akong sinasamahan. Inviting me to be your study buddy. Pagiging close mo sa akin. Yung batingin mo sa akin, Justin? Na ginagamit kita para makaganti kay Trixie? Kasi alam ko na mahal ka niya? Joanna, sorry. Kalimutan mo na lang sinabi ko yun. Justin, alam mo na matagal na tayong magkaibigan, di ba? Hindi ba pwede na kaya kita niyayaya kasi gusto kitang makasama? Gusto mo ako? Gusto kitang makasama? Okay na yun. For now. At dahil nasa stage pa tayo ng pagpapakilala ng ating brand, naisip ko na magkaroon tayo ng 30-day special offer para sa mga non-members. What? Non-members? Magpapapasok tayo ng mga non-members dito? Michelle, hindi mo naiisip ang mararamdaman ng mga exclusive members natin na kung sino-sino lang palang nakakapasok dito. What's the point of an exclusive membership club? We're a private resort condo, Michelle, not a cheap beach resort. Actually, Katrina, hindi pa ako tapos magsalita. Will you let me finish? Katrina, patapusin mo muna ng proposal si Michelle. Please continue, Michelle. Thank you, Donnie. Ang sabi ko, special offer. Short-term strategy para mas lalo pa tayong makilala. Hindi ko naman sinabing kung sino-sino lang ang papapasukin natin. Yung mga magbubok sa atin, kailangan pa rin nila ng referrals from our members. Pwede mga kaibigan nila, pwede rin yung mga iba nilang mga kamag-anak. In that case, mas maraming makakakilala sa brand at properties natin. What about long-term? Sa long-term strategy, naisip ko naman makipag-tie-up tayo sa mga kilalang online hotel and condo providers both locally and internationally. Masyadong mahal yan, Michelle. Mahal, magastos. Pero sigurado na tayong may malaki silang market. At kapag ang market na yun, kumagat sa mga offers natin, for sure mababawi natin lahat ng nagastos natin. At magiging doble pa to. Nope, I don't think it'll work. I agree with Michelle. Bakit hindi natin subukan ng isang strategy na hindi pa natin nagagawa? Anyway, business is about taking risks. Salamat po, Senyor Andres.
Eh, mas lalakas na naman ang loob ng babaeng yan kasi nagustuhan ng board yung presentation niya. Relax. Umunga palata na apektado ka. Hayaan mo lang. Isa lang naman yan eh. Nasaan ka na ba? Ito, papunta na rin sa 10X mo. Sige. Papunta na ako. I'll see you there in 30 minutes. See you. Congratulations, Michelle. Job well done. Salamat, Dondi. Senyor Andres, maraming salamat po. Ginagawa ko lang naman talaga yung trabaho ko ng maayos para na rin sa kumpanya ni Alfonso. Tama kayo, Senyor Andres. Magaling nga itong bagong marketing head natin. I trained her well. Thank you, Senyor. Tapos diretso na ako sa opisina. Sinabi ko sa'yo, kailangan mapaalis si Michelle dyan sa kumpanya. Alanganin ka pa. Hanggat nandiyan dyan yan. Kuya, nalaman ni Papa yung nangyari sa amin ni Michelle. Pero pinatawad niya pa rin ako. Kapag may gawin ulit ako laban kay Michelle, baka hindi na niya ako mapatawad. Mapapatawad ka nun. Anak ka niya eh. Kuya, Papa is sick. Ayoko na siyang bigyan ng sama ng loob. Lalo pa ngayon, nagkakagulo na kami ng asawa at anak ko dahil lang sa nangyayari dito sa opisina. O rin, naduduwag ka na ba? Baka mamaya, isang araw, magising na lang tayo. Nakaimisyan na lahat yung kumpanya. Pulutin tayo sa kangkungan niya. Ayusin mo yan. Mami mo, kung kinasal sila ni daddy mo, eh buti na itabi ko pa. O ito, oh. O ito, ito. Ayan, oh. Ano ba kasi yung mga hinahanap mo? Looking for mommy's old pictures. Pictures of her family and relatives. Old friends. Ay, nako. Eh, si Mami siya lang naman ang kaibigan ng mami mo nung bata pa sila. Pwede magkamali. Ikaw yan, Joey. Oh, ginagawa mo rito? Kakain sana ako eh. Sakto, kakain din ako. Di, samahan mo ako. Magkasama ka ba? Meron. Susunduin ko nga sa labas. Sa fast food lang, no? Kahit nga kay Mang Tibuy at Tapsilugan, pwede na ako. Siyempre, gusto ko mag-celebrate. Celebrate? Bakit kasi nag-review tayo? Eh kasi inamin mo kanina na... na gusto mo ako. Uy, sabi ko gusto kitang kasama. Ito? Para sa akin, parang parehas na din yun. Joanna, alam mo naman yung nararamdaman ko para sa'yo. Alam mong gusto kita. Pero alam kong...
ayaw mong i-pursue kita dahil kay Trixie. Pero Joanna, salamat ha. Salamat dahil binigyan mo akong chance na to para makasama ka. Alam mo, Justin, naisip ko kasi na parang unfair naman kung iwasan kita dahil lang kay Trixie. Na bakit natin hayaan na diktahan niya tayo kung pwede tayong magsama o hindi, di ba? Ibig sabihin ba nun, pumapayag ka na? Pumapayag na ako na lumapit ka sa akin at sumama ka sa akin. Pero Justin, alam mo naman na status yung priority ko, di ba? Sa ngayon, wala talaga sa akin yung mga relasyon na yan. Kaya sana kung makakapaghintay ka. Handa ako maghintay. At maghihintay ako para sa'yo. Amboy ka talaga eh, no? Bilis ng kamay mo. Sorry naman. Nadala lang po. Basta ba, hindi ka magpapaligaw sa iba? Ligaw? Teka, bakit? Naliligaw ka ba? Eh, hindi pa ba obvious? Joanna, sorry talaga. Hindi kasi ako marunong manligaw eh. Pero Joanna, handa akong gawin ang lahat. Para sa'yo. Kahit matagal, kahit mahirap. Kita ko si Dexter kanina. Umaasa ako mahuhuli ko sila magkasama ni Katrina. Pero hindi nangyari. Posible nga kaya talaga, Kuya, na magkakilala sina Katrina at Dexter? Michelle, napagtugma-tugma ko na lahat. Yung ginawang pakikipagkaibigan sa akin ni Dexter, saka yung mga tanong niya tungkol sa inyo ni Joanna, ginamit yun ni Katrina laban sa atin. Kaya nga ngayon, nag-iingat na ako. Hindi na ako nagkikwento sa kanya. Pati yung plano natin na magpapa-DNA test tayo ulit. Kasi baka gumawa na naman ng ibang paraan yun eh. Nakausap ko rin yung abogado ni Alfonso, Kuya. Ang advice niya, ipahukay daw yung bangkay ng mama ni Alfonso. Hindi nang sabi ni Dr. Peralta sa akin. Posible daw ang DNA test sa maglolo. Pero, Kuya, kailangan makahanap muna tayo ng kamag-anak na magbibigay sa atin ng permiso na ipahukay yung libingan. Trixie. Trixie, gusto ko sana mag- I think you're lying to me. Kilala mo ko sino yung tunay kong ama. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Who's my real father? Kung hindi mo sasabihin sa akin, ako mismo maghahanap sa kanya. Trixie. Trixie, I don't know who your father is. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Because you lied to me before, Mom. Ilang beses ka na nagsisinungaling. Paano ako makakasiguro na hindi ka na naman nagsisinungaling sa akin? Trixie! Bakit ba gusto mo pa rin malaman kung sino ang totoo mong ama? Is it Alfonso enough? Bakit hindi na lang siya ang isipin mo na totoo mong ama? We both know he isn't my father, Mom. Bakit ba ayaw mong malaman ko kung sino ang totoo kong daddy? Trixie, because I don't know! Can't you accept that? I don't know! Tawag sa'yo? No one! Ba't di mo sagutin? Naisip akong paraan, Michelle. Ano yun, Kuya? Hihingi ako ng tulong sa kaibigan ko sa NSO. Sigurado matutulungin niya tayo para makahanap ng impormasyon kay Alfonso. Ba't di mo sinasagot yung phone mo?
May tinatago ka na naman ba sa akin? Trixie! Please! Because it's not important, okay? Mas importante ka sa kahit anong tawag, sa kahit kaninong tao! Okay? Ma'am? Ma'am, pasensya na po, ma'am. Namumulit po kasi emergency daw po. Kailangan daw po kayo makausap, Dexter daw po. Yeah! Oh my God! We're talking! Can't you see? Sige po, ma'am. Sabihan ko na lang po. Sorry po. So, it's him. Siya yung tumatawag sa'yo? It's just about work. Bakit kanya tinatawagan? About work? Bakit? Hindi naman siya part ng Mega Prime, di ba? Because it's... Stop it, Mom. Stop making excuses. Hindi mo nga maamin sa akin kung sino'y tunay kong ama? Pati ba naman yung relationship mo with that Dexter, hindi mo maamin sa akin? You may leave my room. Kailangan mo pang kausapin yung Dexter na yan. Leave. Katrina, kanina pa ako tumatawag sa'yo. Hindi mo sinasanggot eh. Nagtatalo kami ni Trixie kanina. And you made it worse by persistently calling. Tigilan mo ako sa karta niya, anak mo. May ibang problema pa tayong dapat naisipin. Mutik na tayo makita kanina ni Joey. May palagay ako sinusundan niya ako eh. Yung pala eh! Eh di dapat mas mag-ingat tayo, hindi ba? Huwag ka lang tawag ng tawag dito. Tsaka dapat hindi na tayo masyado nakikita. Gusto ko na ginigpit siya pa kaila meron yan. Dexter, wala naman silang napapatunayan at wala silang mapapatunayan. Kaya don't do anything, okay? Dahil baka lalo tayong mapahamak niyan. Ikaw ba? Iniisip ko na bang parang para mapatas sa transmission sa kumpanya? Iisip ako, okay? But right now, kailangan kong suyuin ang anak ko. Ano? Wala akong pakialam dyan sa anak mo. Kunapin ko na ako, ha? Kung anak ko yan, matagal ko nang... Dexter, stop it! Basta magkita na lang tayo ng personal. Huwag na huwag ka nang tatawag dito. Ako ang tatawag sa'yo, okay? Okay?